Pangit naman ang ilaw ko. Nasaan na ba yung mga first year na yarn? Hello guys, kamusta? Ayan, so, hindi lang ako makapaglagay ng ano ha, hindi ako makapaglagay ng background music kasi napapirated na ako. Oo nga, Alex, sige, wait lang. Tayo lang natin, no? Pashare ng live. Yon. Kamusta? So, magpapakita ako ng mga sample na projects ng mga former students ko para may idea rin kayo kung ano yung ginagawa. Okay, so... Kamusta? Kamusta sa mga nasa live? Ano mga gusto nyo alamin ngayon? May mga questions ba kayo? Ano bang mga gusto nyong malaman for today's video? Maraming mga nagre-request ng ibang topic, kaso may create kasi ako ngayon na playlist pa for ano eh, application development eh. So, kaya iba. May mga gusto ba kayong malaman? Kamusta kayo? Hirap din mag-live, no? Kasi ang hirap din kumuha ng... Tayo lang natin yung iba. Sa iting sabi nila is... Ayan, sabi nila is makikinig daw sila. Okay, asa na kaya? Anong language po sa app development? Nag-ano ako ngayon eh, Kotlin. Medyo in demand kasi yung Kotlin ngayon. Medyo marami kasing companies din eh. No? So, very hindi pa familiar. Pero, actually, isa siya sa, ano eh, nasa top in the market ngayon. So, try natin i-check. So, kapag nagpunta kayo ng... Wait, let me check. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Si Kotlin is sobrang dali. Actually, para siyang Java na Python. So, kung marunong kayong mag-Java, medyo madaling mag-Kotlin. Doon, makapaglagay ng background music, no? Kasi, naka-copyright ako, eh. Hello, 4 views, viewers, kamusta kayo? So, ang sabi ko nga is, magkapakita ako ng mga sample na projects ng mga former students ko. Actually, maganda tong mga projects nila. Let me share my screen. Saka nagsuskul, Lex? Sorry, hindi ko kayo matandaan. Minsan kasi may mga... Maraming ako, Python, Java lang yung... marunong ka mag-Python. Actually, madali lang yung, ano eh, yung Kotlin eh. Parang nung pagka nakita niyo siya para siyang para kayo nagja-Java ganun. Python para pinagsama. Pero pinapakita ko din yung mga difference niya sa ibang programming language. Kaso hindi ko pa ma-post eh. Gusto ko kasi medyo tapos na para isang upload na lang ako. Kasi iba hindi nagpapatuloy manood eh. Wait, let me share my screen. Pakita ko sa inyo 'to. Sir, saan po kayo nagtuturo? Sa Bulacan State University ako. So, kayo nag-aaral. Kamusta kayo? So, sige, start tayo. Pakita ko sa inyo itong mga to. Marami kong papakita ang mga projects. So, baka somehow magamit nyo, no? Kapag... Yan. So, ito is gawa to ng isa ko rin students. Actually, this is way back 20, ano pa to? 20... Pa mga 2015 pa siguro to. So, ang haba, no? So, yung project na to is medyo maigse. And, ayan, kung makikita nyo, medyo... Somehow, goods naman na rin silang mag-code. Maayos naman sila, pantay-pantay naman. Maganda kasi kapag ka nag-code kayo, dapat kahit C++ pa lang, is dapat marunong kayong gumamit ng proper indentions, no? Kasi kay Python, nag-run siya with proper indention. So, maganda na kapag... Nag-start kayo mag-run ng kahit na basic pa lang, pinagpapantay niyo lahat ng mga dapat magkakapantay.
Pero eto, hindi mo naman sila masisisi kung medyo hirap pa sila dahil, again, eto is gawa lang to ng mga first year nung time na tuturo ako ng C++. Yan, mga first year na gawa lang ito, ha? Yan, gawa nila yan. So, try natin itong i-check. Actually, maganda yung mga gawa nila mga system, mga haba. Meron akong na-check kanina, parang nasa, ano siya, nasa, ilan ba yun? Baka siguro baka mga nasa 3,000 lines of code. Nakikita naman, visible ba sa live to? Yung ganito kalaki. Yan. Visible ba to sa live or kailangan pa na mas malaki? Babasa ka ng 1,000 lines of code tapos hindi ka naka-indent. Totoo, okay? Kaya actually, even ako kapag tuturo ako ng code, okay, hindi ko lang chine-check yung output, I also check the code, kung code itself, kung paano sila nagko-construct ng code, no? Kasi, ang hirap eh. Oo. Yan, visible naman daw. Tingnan nyo to. Especially kapag ka nasa line 2000s kayo, tapos pantay-pantay, no? So, ginagradean ko rin yun, kasama sa grading ko yun. Yan, so kapag ka naglagay ng password dito, 1234, yan, so sinesave niya yung password. Tapos pwedeng i-verify kung i-re-enter may password. Try natin. Actually guys, ano lang to ha, titingnan natin kung ano itsura kasi nakalimutan ko na pina-check nila. So kapag kami mga bug to, pagpasensyahan niyo na muna ha. Ayun, so loading, re-enter password. So sana ayun, re-enter password mali. No. So pagpasensyahan na 'yung gawa kasi ito these are only works ng mga former students ko. This is way back 2016 pa siguro to ha. So tama natin 1 2 3 4. So, nakita nyo, hindi siya nag-match, no? So, kapag ka ganun, maglagay lang kayo ng mga certain, parang instructions na your password mismatch, parang ganun. So, eto is mini shop, tas may pyramid. Eto yata yung madalas na pinapagawa, na tingnan nyo to, letter B. Okay, enter number of rows. So, example, 10, maliit lang muna. Mga 5 rows, ayan. Oh, gumagawa siya ng pyramid. Kasama to sa activity nila, sinama pala. Okay, try natin kapag ka mga 10. Oh, ayan. Okay. So, mga simple activity nila to, pero ang kuhanin natin yung mini shop. Tingnan natin yung mini shop. Tingnan niya. Use again, no. Okay. Kasi nag-end na siya. Kulang pa to eh, kasi first year, first sem lang to. Unang-unang topic nila to about programming sa C++, ha? Wala pa tong advanced, ha? Kaya ganito lang itsura. So, default muna tayo ng password. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nagsisave. And then, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Try natin. So, pasukin natin yung sa mini shop. Tingnan natin kung paano ginagawa. Yan, o. So, meron ditong to our mini shop. Please select a category. So, example A. Food, bibili, ganun. Tapos, 1. Although, walang nakalagay, no? Enter choice. Dapat may ganun, ha? Kasi ito, alam ko, if I'm not mistaken, parang ginawa nilang nila to ng mga 2 linggo or 1 linggo lang yata yan. Okay? Burger, example, bilang ko burger, ilan daw? O, mga 10. Okay? Tapos, pwede ka niyang tanungin kung ilang burgers ba yung o-orderin. Okay? Kung order ka ulit. Okay? So, try natin. Oh. Okay? Order tayo. So, may burger na tayo, ha? So, nasa-save yun. Dapat. So, eto naman, t-shirt. Okay? So, large. 2. So, how many? 10. Okay? So, medyo hindi lang maayos, ha? O, try natin. I-pay. Ito yung binili natin, may burger tayo, $100. Tapos ito naman, large shirt is $250. So total mo ron na babayaran, $350. Try natin magbayad ng $100. Okay? Kaso, sorry, you can't purchase all of this. Kasi nga, kulang yung ano. Kaso hindi na bumabalik. Okay? So pagpasensya na again, this is pang first year lang ha. First year, first sem. So ito yung gawa-gawa nila. Na medyo hindi pa kasi sila maayos mag-format, no? So, yung code na to is inabot to guys ng simpleng code lang to. Okay, inabot to ng tingnan niyo, hindi pa sila marunong gumamit ng mga methods. Marunong na pala mag-methods. Okay? So, 405. Pero meron akong isang code na papakita sa inyo. Tingnan niyo to, look at this. Hanap tayo ng medyo mahilabilab.
YouTube tutorials. Kayo ba, ano planin yung gawin sa ano sa inyong mga projects? May nagpapagawa na ba? Sample C++. Okay, wait lang. Saan ko ba nilagay? Wait lang ha. Ito pala. Ito maganda to. Itong ipapakita ko sa inyo isa. This one. Tingnan nyo to. This is line 200 lang. Pero ito is para siyang task manager. Okay, so ito. Tingnan nyo, ang ganda na ito. Kasi meron tong mga, ang ginagawa nyo is nagsesearch, i-store siya ng mga task. Ayan. So, meron siyang mga ganyan na ginawa dyan. Magaling itong programmer natin. Naalala ko pa siya. Ayan. So, berding-berding naman. Diyos ko. Ayan. So, tingnan niyo ito. Ang ganda to. So, like for example, I input JSON. Tapos, meron akong password 1234. Registration successful. So, may verification to. Example, mali. Please try again. Ayan. So, pwede kang, I think tatlo yata to. 5, 4, 3, 2, 1. O, mali pa rin. Ano ba, nilagay kong password? Jason 1, 2, 3, 4 ba? Ayan. Laging successful. So, eto siya. Para siyang to-do list. Ayan. So, actually, nung pinasa sa akin to, tuwang-tuwa ako. Ang ganda, eh. Tingnan nyo to. Okay. Tapos, meron siyang list of your tasks. So, una is meron akong task. By default, yata niya ito ginawa. Pwede akong mag-add ng task. Add tayo ng bagong task. Task number 1. Okay, add daw ng task. Tingnan nyo ito, maganda to actually. Okay, enter your task. Example, maghuhugas ng pinggan. Ano? Washer. Yan. Yun, nakita nyo? Na-add siya. Okay, tapos example, magdagdag pa tayo. So example, maglagay tayo ng coding. Ayun, nadadagdag siya, di ba? So, pwede natin itong iset. Ito kasi not done, not done. So, set as done. Set natin yung isang task ng done. Okay? So, like for example, set down ng task, number 2 yon. So, lagyan natin number 2. Which task? So, depende kung anong pang ilan yon. So, unahin natin yung 0. O, ayun. Tingnan nyo. Yung task niya na 0 is done na, tapos. Di ba? Ganda. Di ba? Ganda ng idea, no? So, pwede nyo itong try gawin. Okay, so kapag number 2, tingnan nyo. Tapos, which task? Tapusin natin yung dalawang task. O, ayun. Di ba? Ganda ng pagkakagawa eh. So, example, mag-add list tayo ng task. Try natin hanapin ng error. Example, your task is shopping. Yan. Di ba? Although hindi lang siya pantay-pantay masyado. Di ba? Ayan, not done. Tapos shopping. So, pwede natin itong tapusin. So, piliin natin, set 2. And then, maglagay tayo ng which task? Task 3. So, matatapos yun done. Di ba? Ganda idea yan. Tingnan nyo, ito simpleng system. Kasi pagka nag-create kayo, even on your 4th year na, maganda to. Actually. Okay, na hindi naman pahabaan ng code. Tingnan nyo yung code niya. Ilan lang lines of codes lang to. Nabot lang siya na 262 lines of codes, pero ang ganda ng idea, di ba? Lines of, ilang codes lang yan. Ito. Ito yung pang-delete niya ng task. Okay? So, ang pagka-construct niya ng code niya is meron siyang, yung nakikita nyo yung delay kanina, slip lang yun. Lupit to eh. Actually, tinaya, pantay-pantay pa rin siyang mag-code kahit na sobrang haba. Pero syempre, may mas efficient pa tayo na way dito, ha? Okay? So, kasi, again, ang sabi ko, pagpasensya nyo na sila kasi first year, first time lang nila to ginawa. Ito yung mga iba-iba nilang mga task ko. Actually, ito pala, guys, yung mga project na to is individual lang to, ha? Di kasi ko during this time kasi hindi ako nagpapa-project ng sobrang maramihan. So, mostly sa kanila, puro gumagawa sila, isa-isa lang. Ganon. Okay? So, ayan siya. So, ito yung paglagay nila ng data sa task. Okay? So, pinakamarami yata nilang nagagawa hanggang 200 na task. Tapos, ito task item. Okay? So, meron pa. Ano pa ba?
Tapos ito naman yung pinaka main function nila. Okay, tapos yung main function, ito naman yung, ito yung slip, yung pang delay. Kung nag-C++ kayo, ito yung ginagamit nila pang delay. Yan. Yung parang ano, pagka niran nyo, is para siyang, pagka pag niran nyo, is like here. Look at this. Ayan, oh. Delay siya, bago siya pumunta susunod na screen. So, ibig sabihin, bago niya puntahan to, i-delay niya muna to. Yan. So, slip yung ginamit doon. Ito naman si LS, pang clear lang to ng screen. Para kapag ka nakikita yung, di ba, pagka lumilipat, di ba? So, ayan siya. Okay? So, ano pa ba? Ito naman yung pag-show ng task. Yan. Medyo advanced eh. Medyo magaling kasi itong programmer na to eh. Ayan. Add task. Di ba? Ito yung pag-add. Ayan yung mga ginawa nilang mga code. Again, ang ganda, simple lang yung system, no, pero simple lang yung code, sobrang iksi lang, pero ang ganda ng idea. Oh, di ba? So hanap pa tayo, meron pa ako. Goods to, nagustuhan niyo to. Ganda nito, no. So talaga kanya-kanya lang eh. Again, ito they are first year, first sem, pero naka-develop sila ng ganito kaayos na code. So hanap tayo guys ng iba. Hanap pa tayo. Ito, to haba na itong code na to guys. Diyos ko, napaka-umay. Naka-methods pa to. This is lines of, ito sinasabi ng isa kanina. O, tingnan nyo. Yan. Line 2697. Again guys, yung mga gumagawa nito, tanda-tanda ko at kilalang-kilala ko pa sila. Okay, yung kilalang-kilala ko pa sila talaga hanggang ngayon. Alam ko yung mga gumawa niyan. Okay, kaway-kaway sa inyo kung kayo to. Okay, eto yung gawa nila. Eto yung gawa niya. Tingnan nyo to. 2697. Diba? Isa lang yan. Solo lang yan. Wala siyang kasama nung gumagawa siya niyan. Kilalang-kilala ko yan. Dami ko pang revision sa pinagawa sa kanya. Pero malinis siyang mag-code. Actually, maganda na trabaho na ito ngayon. Gumawa niya ito. Itong mga go-to, ginagamit lang nila kasi ito para magpunta dun sa specific na line eh. I'm not sure kung may gumagamit pa niya kasi medyo advanced naman na yung C++ eh. Pero possible pa rin niyang magamit. Ito, pumupunta sa isang specific na part. Ayan, yung mga go-to na yan. Ayan. Diba, napakatsaga. Sobrang tsaga. Nag-function sa ba to? I do not know if nag-function na to. Kung hindi pa to nag-function, grabe to. Ang tsaga niya. Tandang-tanda niya lahat ng code. Take note, wala pa siyang documentation, wala siyang mga comments, ha? Haba, ano? Actually, nakalimutan ko na yung mga codes nila na yan, pero during their time kasi pinapa-defense ko sa kanila yan, lahat ng code nila na yan. Tinatanong ko kung paano sila gumagawa. Try natin, run natin. So, this one, ayan, enter number of attempts. So, parang manghihingi muna siya kung ilang attempts yung gusto mo. Kumaga, parang nagsaset siya kung ilang trials ka pwedeng mag-add ng date ng mali, ganun. So, example, naglagay ka dito is number of attempts. Example, pa-share ng live, guys. Sayang. O, baka may mga classmates kayo, ganun, na gustong tumambay. So, number of attempts, example, 3. So, enter default password, 1, 2, 3, 4, 5. Try natin. 1, 2, 3. So, mali. Oh, ayan, oh. 1, 2, 3. 2 of 3. 1, 2, 3. Oh. Tapos, nag-end na, nag-block. Maganda rin yung mga ganong part, eh. So, run. So, kapag ka 5, try natin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, mali natin. 21, 21, 21, 21. Oh, diba? He's good. Magaling yan. Nagagawan talaga nila yan. So, 3. So, default password, 1, 2, 3, 4, 5. So, try natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, eto naman. May ATM siya sa convenience store. Medyo mahaba yung code, no? So, letter A. Pin number. 1, 2, 3, 4. O, ayan. Eto yung checking balance. Change pin. Try natin baguhin yung pin. D. Your old pin. Ganda na ito, ano? 1, 2, 3, 4. O, new pin. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, change tayo ng pin ulit. 5, 4, 3, 2, 1. O, 2, 1. Palitan nga natin, mali natin. 5, 4, 3, 4.
2. Oh, ayan, oh. Nagkakamali. 2-1. Oh. Ayan. Okay, so... Ayan siya. Try natin. May check balance. Your balance. Okay. Another transaction. Deposit B. Naalala ko to kasi dine-defend sila dati yan. Letter B. How much you want to deposit? Example, 5,000. Enter PIN. Ano yung binilagay ko? 21 ba? Ayun, 21. Yes. O, pwede rin mag-money transfer. Galing naman. Money transfer, example, 1,000. PIN number, 21. Enter card. Galing ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, tapos transfer siya sa ibang account. Okay, so withdrawal. May withdrawal, so on and so forth. Cancel transaction. Letter F. Ayan. So, try natin yung ibang part niya. Meron siya, di ba? Yung, ano? Meron siya nung part ng sa convenience store. Try natin, yan. Ayan, frozen foods. Mga canned goods. Try natin. Oh, ayan. Okay, so enter serial number. Ay, galing. Parang barcode kasi, no? Why? Oh, frozen food. Serial number, 54. Bakit mali? Ah, kasi ano nga. Okay. Hanggang 50 lang pala. Oh, hanggang 50 lang. So, B. So, meron tong 12. Ayan. Ham daw yun. Yung number 12. Ganun. So, then, you want to buy you want to buy again? Yes. I know na. Amount. At ibabayaran natin. Try natin yung mali. Oh, ayun, mali. 0000. Marami pa tong bug, no? Hindi ko sila masyadong pinahihirapan during the creations of their project, eh. Kasi, again, first year pa lang naman yan. Eh, yung makapag-gawa sila ng ganyan kahabang code at naiintindihan nila yung process kung paano sila nag-generate. Mahaba to kasi wala tong function. Okay, wala tong function, kaya ganyan yung kahaba, eh. Wala tong function. Pero kung naka-function to sa ka-methods, ang bilis na lang nito. May gusto ba kayong malaman? Gusto niyo bang mag-code gamit si ChatGPT? Try natin gumawa ng isang simpleng code gamit si ChatGPT, ha? May mga gusto ba kayong malaman bago tayo mag... Ayoko rin magtagal, no? Kasi bukas may klase ako, eh. Next time na tayo mag-aral, ano? So, try natin mag-create ChatGPT. Tingnan natin kung gaano kadali, ano? Ako naman, hindi naman ako ano against sa ChatGPT, guys. Kahit na mag-code kayo sa ChatGPT, ang mahalaga na itatandaan nyo. Kasi may mga students din ako, guys, na nagko-code ChatGPT, pero nag-work na sa industry. Pa-shoutout po, sir. Hello, ay, si Russell pala to. Uy, kamusta na system nyo? Show kaya natin yung system mo dito, Russell. Pakita natin ano ginagawa mo. Ah, CPP Droid. Okay, kapag nag-search kayo kay Google dito, marami kayong makikita ditong mga coding para kay C++, C++ for phone. Android. Ito yung mga ginagamit ng mga student ko. Kapag sa bahay, ayan, si X-Droid, CPP Droid, this one. Yan, pwede mo gamitin yan. Either of the two. Download ka dyan. Russell, i-showcase natin yung gusto niya ba, guys? Pakita natin yung gawa nila sa Capstone. Magaling yan. Advisory ka sa Capstone yan. So, try natin, guys, sa mag-code gamit si ChatGPT. Punta tayo kay ChatGPT. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin niyang gawin. Pakita natin dito yung gawa mo. Tapos saka ako kukomentan. Live natin yan. I-live natin yung gawa mo. Saka ako anuhin. Tsaka natin hanapan ng mga error. Tsaka mag-depends online. Gusto mo ba? So, gawa tayo na. Tingnan nyo kung gaano kagaling siya at GPT. Actually, sobrang amazing yan. So, gawa tayo. ATM machine using C++. Tapos, for safety, gawin nyo na siya kung ano yung ginagamit nyo na IDE for code blocks.
Galing, di ba? Wawawin, pwede na kayong magpasagot kay ChatGPT ng mga assignment nyo. Di ba? Wala naman problema guys gumamit ng ChatGPT, kahit ako bahala kayo dyan eh. Mag-ChatGPT sila, pero ang problema lang, kailangan naiintindihan nyo kung para saan yung part by part ng code. Kasi pagka nagtrabaho kayo sa labas, baka nag-interview kayo, pinagawa kayo ng system, din nyo alam kung para saan. So, tingnan nyo ito. Natin kung nagra-run. Oh, ayan na. Initial balance, 500. Oh, ayan. Kompleto na. Sheesh! Diba? Oh. So, kung gusto mo, ipa-convert mo yan. Like, for example, ito is include withdraw limit. Ayan, di ba ang galing ng ChatGPT, sobrang galing? Oh. Yes. Ang problema lang kapag ka nag-ChatGPT kayo, ang mahalaga eh dapat naiintindihan niyo yung code. Galing 'yan, actually. Okay na ba? Okay na. I think nagawa ko naman na yung aking plano ngayong araw na to. Wala naman kayong tanong. Kumusta kayo? Wala ba kayong mga tanong dyan? Nagsa nating sagutin. Tada! Hirap niyo mag-live, no? Pasok ko na bukas. Kamusta kayo, guys? Salamat sa mga viewers. Kamusta ang inyong mga buhay-buhay dyan? Mahirapan pa kayo mag-code. Ito, ito. Tara. Pasok na bukas. Uy, wala na. Ano, uwi na tayo? Hindi ko naman senior kasi ito sa mga students ko ngayon eh. Joseph Francisco, ano pong tips niyo sir sa mga beginner sa programmer? Mag-aral kayong mabuti. Oo, kasi actually maganda guys na kapag ano ba to, pagka beginner, magtiyaga ka lang. Tsaka syempre, matututo ka talaga 'we. So tasandaan mo mga syntax. 'Di ba nagko-coach si teacher pagka nagdi-discuss sa harap, 'di ba? Especially kapag ka first year. Huwag yung tatandaan yung num1, num2, ganun, int num1. Ang tatandaan nyo yung pinaka-syntax, paano gumawa nun. Kasi maraming mga estudyante kapag kadating sa syntax, ala na, hindi na alam. Di ba, pagka nagko-code, like for example, si teacher, di ba, nagbibigay siya, naglalagay siya, int num. Okay, dapat alamin nyo kung bakit naging int num to. So most likely, kaya naging int num, tumawag siya ng isang data type. Tapos, naglagay siya ng variable name. Tapos semicolon. So, dapat, pag first time na programmer, ito dapat, hindi masyadong tinatandaan. Tatandaan nyo, dapat ito. Yan. Ito yung syntax, kung paano siya create. Ganon. So, kasi, madalas ko nakikita sa mga students yan, madalas silang tinitingnan, guys, tinatandaan ito. Tapos, kapag, example, di ba si teacher may mga, syempre, hindi naman lahat ng mga teachers natin, eh, kahit naman ako, magagaling talagang mag-code. Okay, so kapag ka-example, magne-name kayo ng variable, so wag palaging, kasi example, kahit sa flowchart, nagtataka ko yung mga teacher is gumagamit sila A, ganun. So always use meaningful words. What do you mean by meaningful? Kung example, ang ilalagay mo is related kay number, so pangalan mo as number, example, first number, so gamit ka num1, ganyan. Okay, tapos ano pa ba? Pagka sa mga pag-name ng variable, example, mga two words, yung mga basic lang to na concept, no? So, yung mga naka-camel case, yung tinatawag, di ba? Yan, mga mahalaga yan. Sobrang mga halaga to, eh. Yung camel case, kapag ka-example, two words, example, first name. First name.
'di ba? Kapag ka dalawang word yung first let yung first word short yung small letter yung first letter niya sa word and then yung pangalawa yun capital letter. Okay? So kapag ka tatlo ganun din, example first name mother. Oh, ayan. Lahat ng mga susunod na word start pa sa pero for ang pinaka tip ko talaga din kapag ka beginners, wag kayong mag wag kayo rin mawala ng pag-asa kapag ka nag-aaral ha. Kasi tas wag niyo ikukumpara yung sarili niyo sa iba kasi sa totoo lang may mga students kasi talaga na talaga magaling talaga sila, hindi mo ba alam pinagpala yata talaga sila. Advantage na rin sa first year college ko. Ano po yung mga pwede ko nang i-advance study para sa para advantage na rin ako? First year, kailangan mag-i-start, Wally. Si Wally pala to. May artista dito. Kailangan mag-i-start ng first year mo. Ano year ka na ba, Wally? Sabi mo sa akin para may idea ako. Anong year ka na? Kayo guys, kamusta? Ano ba mga tanong nyo? Anong mga tanong nyo? September pa pupusokan. Ah, mag-start ka na. Actually, anong school ka ba? Nung mag first year, kapag ka mag-start ka na ng lessons, punta ka dito sa YouTube channel ko. Punta ka dito, and then, actually guys, medyo, ewan ko ba kung mapapansin nyo, madalas ko guys na mga kinikater talaga mga first year students. Sir, anong language yung ginagamit sa first year? Ito, kapag ka first year students kasi guys, half of the way, kasi since teacher ako at may nakakausap din ako sa ibang SOCs or sa ibang college, ito yung madalas na ginagamit. 80% gumagamit ng C++. Ito yon. Okay, hindi nawawala ito. Ayan. Yan yung mga, ito yung language na ginagamit kapag ka first year, C++. May mga ibang school, ito ginagamit, JavaScript. Java. Okay, so pwede kayo mag-advance dito. So kung September pa naman ang pasukan mo, Wally, mag-start ka dito, dalawa. Okay, unahin mo itong C++, tapos punta ka kay Java. Kasi kung mag-aaral naman kayo ng C++, sigurado pagdating na OOP, mag-aaral kayo nito. And pag dating naman kasi guys kay programming, okay, pagdating naman kasi kay programming, magkakamukha lang talaga yan kahit kanino nyo itanong, okay? Kaya nga naalala ko yung sabi ko sa vlog ko, kapag ka guys natuto kayo ng, pagka hindi kayo natuto ng first year, sunod-sunod na yon kasi magkakamukha lang yon. Kaya mag-aral kayo. Pagka natutunan nyo yung first year, yung foundation, pagka natutunan nyo kahit C++, madali kayo makaka-adapt ng Java, ganun. So, kaya pagbutihing mabuti, okay? So, kapag ka first year, C++ Java. Okay? Tapos, kasama rin sa first year natin ito, algorithm and flowchart. Okay? Is dinidiscuss to kapag kami subject kayo na intro to computing. Okay? Ayan. Ayan, pwede nyo aralin yan. Yung dalawa na yan, tatlo na yan. Ito kasi medyo advanced na to, pero kung matatapos nyo guys yung Java ko, punta kayo dito sa object-oriented programming. Kasi, actually, alam nyo ba, pinaka-favorite ko to. Na ituro. Try nyo yan, please. Pinaka-favorite ko to, pero ang konti nang nanonood. Okay? Yan ang pinaka-concept niya. Pagka natutunan nyo itong OOP na to, hanggang dire-diretso yan, sa mga susunod na language, yung mga JavaScript for web development, makakasunod kayo. Kasi OOP to. So, pero hindi nyo ito pwedeng aralin na hindi nyo naaral yung basic Java, ha? Ito. So, kailangan nyo itong aralin. Yan. Sir, ano pong language yung ginagamit sa first year? Ayun na, nasagot ko na. So, ano po bang mas preferred nyo na programming language? Depende kasi, Joseph. Okay, depende to Joseph, no? Kasi kapag ka gusto mong mag-work sa industry, tapos ang gusto mong work is application development, ang dami pwede. Kapag ka back-end, pwede ka rin pagka back-end yung gusto mong i-pursue, iba rin yun. Okay? So, tingnan nyo to. Sige, turuan ko kayo. Punta lang kayo kay Google, no? Kasi, iba-iba yan, ano? So, like for example, gusto mong mag back-end developer. Ayan. Okay, back-end developer. So, si back-end developer,
baka hindi niyo pa siya alam, especially for first year, ang ginagawa niya is database application. So ito yung hindi nakikita ni user. Okay? So ano yung mga programming language dito? So programming language dito marami kayong pwedeng puntahan. Ayan. Pwede kayong mag C#, pwede kayong mag Java, pwede kayong mag JavaScript, PHP, Python, Ruby, SQL. Okay? Pwede to, goods to guys for back-end development. Tsaka kapag ka-IT kasi, hindi naman komot IT, kailangan alam mo lahat. Mahalaga, bago kayo graduate, kailangan may makuha kayong isang porte nyo, ha? Okay? So, hindi pa pwedeng jack of all trades kayo. Marunong lang kayo sa lahat ng basic, pero wala kayong pinaka-master. Okay? So, mag-master kayo. Like, may mga students ako, ang porte talaga nila, JavaScript. So, okay na yon. Okay, kuporte nila Java o ayun. Kasi may mga company ganyan naman yung palagi, naghahanap sila ng specific part kung saan sila, kung saan nila tuturuan ng estudyante. Yung tanong ni Jerica, ano ba to? Compiler for SQL. What do you mean by compiler by SQL pala? Tsaka mahirap po. Compiler ba or ano, application? Ano ba ang gusto mo? Tapos ko na C++ mo. Mark, kung tapos ka na sa C++, huwag kayo muna nga alis hanggang di kayo nakagawa ng isang project. So mag-isip ka na na pwede mong gawin, Mark. O gawa ka ng isang system. Gawa ka ng isang inventory system, ganun. Hanap kayo kay Google kung ano yung pwede nyong gawin. Hanap kayo kay Google kung ano yung pwede nyong gawin. Tapos, you try it. I-code mo para at least, bago ka maglipat kay Java, ayun, pwede kang makapag-start na ng code. Kayo, iba, ano ang tanong? Second year, no? SQL? SQL server, pwede. Pwede ka dun. Application. Pwede kang mag-check dun. Actually, sa Google, pwede nyo yan, ano? So, pwede kayo mag-try dito. Application for... Kasi kahit naman ang application ang gamitin nyo, wala naman dun problema. Okay? Ayan, mga Oracle. Pwede raw. So, walang problema kahit na ano. Kasi, parang C++ yan. Kahit na ang C++, i-run nyo sa CPP Droid, i-run nyo sa code blocks. Walang problema. Magkamukha lang yun. So, ganun din kay databases. Like, for example, mag-SQL kayo. Walang problema. Huy, tapos na ako sa Java tutorial ko. Nasaan ka na, Baking? Yung Java tutorial ko, nakatapos na ako ng ano. Andito na, nasa OOP na ako. Baka hindi mo ito nakikita, King. This one. Napanood mo na ba ito? Yung OOP ko? So, meron akong pinaka last discussion dito about nagturo ako ng sample. Ito. Kasi maraming nagtatanong saan daw ba ina-apply yung OOP? Saka paano raw ba nila gagamitin yan sa totoong buhay? Ayan. Meron na ako dito. So, yung concept ng object-oriented programming, gumawa ako ng isang ATM machine, ang diniscuss ko dito, is pinagsama-sama ko yung mga naturo ko sa lahat. Okay, I mean, ituloy mo lang. Halos tapos na to. Ako lang na lang dito. Ako sa guy, hindi pa ako nagtuturo ng swing no, sa mga UI. Kasi meron ako inaaraw ngayon, nagka-cutline ako ngayon eh. So, eto rin guys, no, kapag ka third year kayo at may game development kayo, you might consider this tutorial. Try nyo to. Game development. Ano pa, ang mga tanong nyo, kamusta ba kayo? Papasok ka na, weh, no? Pumapasok na ba kayo lahat? Ano pa? Anything about IT? Dami kong time, ano? Nakakatambay pa ako sa ganito. Oh, nawala na viewers ko. Java kasi kami, this coming... Grade 12 sa STI. STI. Yung wife ko sa STI, nagkatrabaho yun. Kaso hindi siya IT. Okay. Java, ayun. Pag porsigahan mo yung Java ko. Ayun, nakapondo ka na pala, ano?
Ako nung August 1 pa pumasok. Anong ginagamit niyo na programming language, Joseph? Kami, kailan pa kami nagpasukan? Nagpasukan kami last week lang, August 14. Orientation lang naman ako. Yan, August 14 yata ako nag-start. Etas holiday ngayon, etas holiday pa ng Biyernes. Pasok ko lang is 22 saka 23, 24. Kamusta kayo? Hirap din kumuha ng views dito, no? Kasi parang ilan lang naman. Natamad akong mag-code eh. Tumambay lang ako kasi baka may mga questions or queries na mga gusto yung iba, ganun. Freshman pa lang po ako, kaya medyo wala pa akong idea sa ganyan, kaya pinag-aralan ko pa lang. Yeah. Laking tulong yan. Okay na kayo? Susunod, may mga ano ako invited ako ibang topics naman. Upload ko din sa web development. Anyway, sige na. Sir, mahirap po ba ang SQL pag nag-advanced study? Hindi. Oo. Guys, ang lahat ng programming language, kapag ka natutunan niyo yung basic, matututo kayo sa lahat. Tiyagaan lang. O, kasi even naman iba kong mga student, even yung mga dati kong mga students, no? Nagtiyaga lang sila, magagaling na sila ngayon. Gaganda pa nga na sweldo ng mga yun. Wala pa lang kasi kung tutorial ng SQL eh, kasi inuuna ko talaga yun sa mga ano ibang mga subject. Inuuna ko yung mga like ano application development. Nagtatry kasi ako magturo ng mga advanced na mga ay yung mga bagong programming language eh, kasi mas konti yung gumagawa dun eh ng tutorials. Kamusta ba mga teachers nyo? Hindi pa kayo tinatakot. Kumusta mga teachers nyo? Hindi pa kayo tinatakot ng mga teachers nyo. O sige na, matulog na tayo. Tsaka na lang ako magla-live ng medyo mas matagal. Goods ba Java for back-end? Oo naman. Actually, na-discuss ko na yan eh. Magtanong kasi kayo, paano di ako tama rin. Ayan, so goods ba Java sa for back-end? Ah, hindi. Natawa ko dun kay Arnaiz kasi kay Jerica. So, goods ba ang Java for back-end? Yes! Na-discuss ko na yan nung nakaraan together with my students, no? Kasi alam niyo ba, sobrang kumukunti ngayon yung ano yung nagde-develop ng Java. Kasi kapag ka during the capstone, ang daming nagpo-focus ng web development, ang ginagamit is AngularJS, tapos mga ReactJS, PHP, ganyan. So kumukunti yung developer ng Java. Okay, actually meron ako isang kilalang company, nagpapahanap sila ng maraming developer ng Java. Okay. Yun. Daming, sobrang dami. As in, kaya ako,
ang suggestions ko is, ayan, mag-pursue rin kayo dyan. Maganda rin yan. Hanap pong software ang ginagamit nyong pang-program. For what ba, Joseph? Kasi ang dami ko. Pakita ko sa inyo yung mga software na ginagamit kong iba-iba. So, meron akong Apache NetBeans. Ito, nakikita nyo to. Itong NetBeans ko is for Java programming. So, nandito yung mga ginagawa ko mga code for Java. Okay, so, itong CodeLux for C++. Okay, sa ibang school kasi ang ginagamit nila hindi NetBeans, ang ginagamit nila Eclipse, no? So, ito, si C++ kay CodeLux. Tapos, kay Kathleen ko, kay Application Development, gumagamit ako ng IntelliJ. Ito siya. Tigamit ko doon, si IntelliJ. Yan. So, pasensya na, ganito kasi yung laman ng code ko dahil nagtuturo ako, nag-create kasi ako tutorial kanina. So, IntelliJ, and then, meron naman ako for game development, si Unity Hub. Ito yung medyo mataas-taas yung specs, si Unity. Yan. Ito yung ginagamit ko for game development. Na-expired yung license ko eh, kaya naubos kasi yung license ko eh. Hindi ko kayo mapakitaan ng mga example ng mga gawa nilang mga nakaraan ng mga game. Eh. Ay, sige, try natin. Try ko magpakita sa inyo ng mga gawa nila. Ay, tsaka na lang. Tsaka na lang pala. Ayan. So, ito, may Unity. Tapos, meron ako IntelliJ for application development. Meron akong CodeLux for C++. And then, meron din akong JavaScript. Okay. Node.js, okay. So, tas HTML, ganun. Nangyari sa akin sa live. Nandyan pa ba kayo? Parang nagka-error ako. It's not enough video to maintain smooth streaming. As such view, open widgets. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. As such, viewers will expire buffering. Stream concurrent by thread. Yan. Gusto pa kayong malaman? Pasok kasi bukas eh. Susunod, papakita ko kayo ng mga tatry kong i-invite naman yung mga Capstone advisory ko. Pakita namin sa inyo yung mga ginagawa nilang mga Capstone project. Hindi ako makapag-sounds eh, kasi... Hello, Sir Jason. Marco. Kumusta, Marco? Ang advisor ko ng Capstone yun eh. Kamusta? Saan ka trabaho? Kamusta na? Anong work mo na? Yeah. Pinakamahirap na programming language. Tanong natin kay Google. Kasi depende kasi talaga yan. Actually, baka mamaya kahit yung naka Google na pinakamahirap na programming language eh. Baka sa iba, pinakamadali yun. Kasi depende talaga yan eh. Most difficult programming language. Meron naman sagot si Google kahit papano. Try natin. According kay Google, ang top daw ng mga programming language. Actually, baka hindi nga ako familiar dyan. Try natin. Hindi nga ako familiar sa mga programming language na to. Ito yung mga easy. Pinaka-easy raw si HTML, si JavaScript, si C. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung di nyo matututunan si C, naku, mahirap pa kayo mag-advance. Python. Pinaka-simple daw yan. Java. Eh, mga hard, C++. O, tingnan nyo nga hard pala si C++, no? Kapag ka pala natutunan nyo ito, makaka-advance kayo agad. C++ Prologue. Dami pala. Ito, hindi ako familiar, eh. Saka sa Haskell.
Baka kaya mahirap kasi hindi sila masyadong hindi kasi masyadong common, no? Ito yung pinakamahirap. Pero depende sa inyo yan. Sir J, watching po while working. Oh, tester. Okay. Nagamit mo na language. C++. Ah, C#. Sa app. Eh, gumagawa ako ng content ngayon, Marco. Ang ginagawa ko eh, gumagamit ako ng Kotlin eh. For application development. Ano gamit nyo? Sa kagabi na nagpatrabaho ka pa. Mga former students ko yan. Hindi ako makapag, makapag sounds kasi mabablock tayo. Bawal. O siya. Sige na, papaalam na ako guys. Goodbye na. Ay hindi, sige mga 9. Saktong 9. Tambay muna tayo. Sa mga nakaka-subscribe sa akin, pa-follow naman, pa-help naman sa mga students, pa-forward sa mga classmates. Hirap kumuha ng audience eh. Kasi siguro masyado marami na rin nauna. Ako is nagtuturo sa Bulacan State University. Okay. Diyan ang tuturo sa Bulacan State University. Saan ka ba nag-aaral, King? Dami nagpapagawa ng activity, hindi ko naman ginagawa. Sobrang dami nagpapagawa ng activity sa akin. Nag-PPM. Hindi ako ganun eh. Hindi ako nang ganun. Manapag gumawa kayo, tapos saka ako itatama, saka ako magko-comment. Oh, Manila. Pwede ka mag-backend, mag-background, sir. Search mo lang. NCS. Ginawa ko na yan eh, kasi nakuha ko eh. Na-report ako. Magaling kasi YouTube eh. Ginawa ko na yan. Kaso ay na ano ako, na copyright. Kaya hindi ko na inulit. Four minutes. Ano, okay na ba kayo, mga anak? Okay naman kayo dyan. Pito pala watchers ko. Via live. Nasaan kayo? Ano ginagawa nyo? Tsaka tama pala yung sa kanina, no? Dapat pala tapusin ko yung Java. Sige, tatapusin ko. Tinatamad ako sa... All the ibang mga lessons, patapos na yun, ano? I mean, yung content, yung iba kong mga lessons, is tapos na yun ang first sem. Kumbaga, lahat ng mga content doon, hanggang makakaras na kayo hanggang first sem. O siya, sige na nga. Bye-bye na. Thank you guys. Saka na tayo mag-code ulit. Popondo muna ako ng mga tutorials para marami rin. Thank you. Bye-bye.